magandang gabi po sa ating lahat at welcome po sa ating midweek worship ngayon pong araw ng Miyerkules. Dalain ko po na kayo ay ligtas at kayo po ay patuloy na iniingatan ng ating Panginoon. Ngayon po ay nagsimula muli ang mandatory mask ano po, sa mga indoor at public spaces. Kaya po sa Sunday, at tayo po ay muling nakita-kita, makikita-kita, tayo po ay magmamask muli ano po, sa atin pong mga indoor spaces. At dalain ko po na saan man ho kayo naroon, ano man po inyong ginagawa sa inyong mga trabaho, ay patuloy po na iniingatan kayo ng Panginoon at kayo din naman po ay magdagdag ingat at proteksyon sa atin pong mga sarili. Tayo ho'y manalangin. Aming Diyos, aming tagapagligtas, salamat sa gabing ito, salamat sa biyaya ng buhay, salamat sa magandang panahon, salamat sa pag-enjoy ng summer, bagamat malapit na hong matapos, babalik ng school, at lumalamig na, salamat po sa pag-iingat sa amin. And as we continue to live in this world, in this place, may we glorify you with our lives in the way we speak, the way we act, the way we work, sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay, ikaw ay aming mapapurihan. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming panalangin. Amen at amen. Nung nilikha po ng Diyos ang mundo, ano ho, ay ibinigay din niya sa tao ang anim na araw, ano po, at ang ikapitong araw ay inilaan ng Diyos para sa kanya. At ito ho yung kanyang naging mandate sa atin pong mga tao. Ito ho yung naging task sa atin. At hindi siya basta-basta mandate lamang, kung hindi ito ho ay pagbibigay ng panahon at pagtetest sa atin pong pananampalataya at pagsunod sa atin pong Panginoon, ano ho, sa ating Diyos. At sa Diyos ay napakahalaga ho ng araw na ito, sapagkat ito ay araw ng pagpapahinga dahil sa ginawa niya for 6 days ang lahat ng bagay, at sa ikapitong araw siya ho ay nagpahinga. Gayun din naman sa atin po, una, literally, physically, kailangan ng ating katawan ang pagpapahinga. Ano po? At bukod po doon sa kailangan ng ating katawan, ang main point po ay nagbigay ang Diyos ng araw para sa kanya. Ano po? Ng sabat ng ating araw ng pagpapahinga, araw ng pagpupuri sa Diyos, araw ng pagsamba sa Diyos. Ano po? At sa ating panahon ngayon, ano po, hindi na nga whole day. Ano po? We only consume 2 hours ano po, na papasok sa church, ano po, magsisimba, at the rest of the day, the rest of the hours ay para na sa ating pamilya, sa paglilibot, ano po. Ngunit yung 2 oras pong iyon ay napakahalaga, una, para sa atin, pangalawa, pagsunod natin sa Diyos. Ano po, napakahalaga sa atin dahil ito, una, yung ating pag-refresh ng ating pananampalataya, pag-refresh ng ating kaluluwa, pag-refresh ng buhay natin, ano ho, sa pag-aawit ng mga awitin para sa Diyos, ng pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita, ano po, at napakahalaga po na yun. And as we live in Canada, ano ho, ito ho ay naging isang napakalaking challenge. Ano, sa Pilipinas ay usually Sabado-Linggo walang trabaho ang mga tao, ano ho, ito ho ay pahinga, lahat ay sarado, ano ho, at tayo ho'y nasa ating mga tahanan at mall lamang ating nalilibutan. Ano po, ngunit pagdating ho dito, kaya una, madaling makapagsimba sa Pilipinas. Ano ho, though ayan na nga lang simbahan, walking distance na nga lang dahil sa bawat barangay ay may simbahan, ay minsan ayaw pa rin magsimba ng tao. Masarap matulog, masarap magpahinga. Ngunit sa atin pong mga mananampalataya, ito ay ating relasyon sa Diyos. Ang paglalaan ng araw, paglalaan ng panahon para sa Diyos ay isa pong kapahayagan ng ating relasyon sa Kanya, at tayo ay mayroong relasyon sa Kanya. Ano ho? Hindi pwedeng sabihin na mahal ko yung Lord, wala ka namang time sa Kanya.
Ano, oh, naniniwala ko sa Diyos, binibigyan mo ba siya ng importansya? Ano, oh Lord, salamat sa blessing. Ano naman yung gagawin mo sa response dahil ikaw ay kanyang pinagpala? Ano, so hindi maaaring one way palagi, ano, na kinukuha tayo, na kumukuha tayo ng blessing, we pray for blessing, at gayon din naman ay sabihin natin na, oh, may Diyos ako, pero hindi mo pwedeng sabihin sa asawa mo na mahal mo siya, but you don't have time. Even sa mga anak mo, oh, mahal ko kayo mga anak, but you don't have time. You don't give priorities to them. Ano ho? So, yung binigay ng Diyos sa atin na mandate na we have the 6 days and the 7th day is for Sabbath. The 7th day is for rest. The 7th day is for the Lord. Ano ho? Ito ay challenge para sa atin ngayon. Bakit po? Dahil you have to choose, especially sa buhay natin dito sa Canada, you have to choose between work and God. You have to choose between libot or God. We have to choose before between yung pangsarili mong gagawin or your time for the Lord. Ano, hindi ko sinasabing it is only for Sunday, but you can have your Sabbath on Monday. It depends on your work. We have so many platforms ngayon to be in a worship. Ano ho, we have YouTube, we have other online worship services at iba't ibang mga churches. But it is important for us, ano ho, na magkaroon ng panahon, ano ho, at hindi basta aksidenteng panahon lang, na kapag gusto mo, na kapag meron ka lang time, kapag nagkaroon ka lang ng bakanting oras, ay saka mo ho ito gagawin. Kung hindi, you plan for it, you prioritize it, pinagpaplanuhan mo. In Hebrews chapter 10, verse 25, sabi ho dito, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Ito ho ay sulat, encouragement, ano ho, na tayo bilang mga mananampalataya, ano ho, ay huwag nating hayaan na hindi tayo makadalo ng pagtitipon-tipon. Ano ho, it's either sa pagtitipon-tipon, pananambahan, ano ho, either via worship dahil ng ating pong sitwasyon ngayon, ano, hindi naman tayo takot na sumusuway sa Diyos, but we want to protect our neighbors. That's why we have online worship. That's why we have in-person and we have online worship services. Ano ho, alam natin na mahalaga yung in-person, but if we cannot be in-person, we still have the online worship services. Ano ho, meron pa rin mga preachings, meron pa rin mga worship services all over Facebook, all over YouTube, all over the internet, and it is up to you, up to us, if we will give time to it. Ano ho? And when we give time, when we go to church, when we attend even the online worship, ano ho, you are saying na, and you are telling yourself, yeah, I have to do this because I have a relationship to God. Dahil ito yung sabi ng Diyos para sa akin. So sinusunod ko yung sinasabi ng Diyos, sapagkat siya yung aking Diyos at ako yung kaniyang anak. Ako yung kaniyang bayan. Ano ho? Kaya hindi po pwedeng sabi, may Diyos naman ako, but you're not doing anything. Ano ho? Action speaks louder than words. Ano pong ibig sabihin nun? We cannot say by our acts, by our actions, but the fruit of our salvation, the fruit of our God, ano ho, na meron tayong Diyos sa ating mga buhay, is action. At lalabas ito sa atin. And one of the things that we must look for and at ating bantayan, ano ho, ay yung pagtitipon-tipon po sa gawain ng ating Panginoon. Na dahil sa pandemic ay nakalimutan na ng iba, dahil sa pandemic para bang napakasimple na lang na hindi na mag-church. Ano ho, na napakasimple na lang na okay lang na hindi na magsimba, ano ho, whether it's in person or online worship, ano ho, parang napakasimple na lang at napakadaling i-neglect, ano ho, sa mga panahong ito ang pananambahan po para sa ating Panginoon. Mga kapatid, we have to check ourselves. Kailangan nating bantayan yung ating mga sarili, ano ho. God is not a KJ God, ano ho, hindi siya killjoy, but he has his rule, he has his standards, and one of these, ano ho, ay yung panahon para sa kanya.
yung asawa mo, yung anak mo, magagalit sa'yo if you don't have time for them. Ano ho, how much more yung Lord natin? How much more yung Diyos natin? Ano ho? Kaya po, mga kapatid, sa gabi pong ito, nawa, medyo mabigat yung sermon, ano ho, nawa, ano man ho yung inyong mga plano for the whole week, for the whole year, for the whole month, ano ho, ay hanapan natin ng panahon, hanapan natin ng araw, ng oras, na tayo ho ay magkakaroon ng ating Sabat, ng ating pananambahan sa Diyos. At through worship, in-person worship, or online worship, ano ho, be in a mood, ano ho, in a mood of worship, ano ho, at magpuri sa Diyos, umawit, manalangin, magbuli-buli ng kanyang mga salita. At tayo po ay patuloy at sama-samang lumago sa ating Panginoon. Bakit po ibinigay yung letter na yon? Dahil nais ng sumulat na tumibay ang bawat isa sa kanilang pananampalataya sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. At ayaw natin na abutan tayo. Ano po, either dalawang bagay po, dumating ang Panginoon na tayo buhay o mauna yung ating kamatayan. We don't know, hindi natin alam kung bukas o sa isang araw. Ayaw natin na abutan tayo ng isa sa dalawang bagay na ito, na tayo po ay hindi handa, na tayo ay wala ng pananampalataya, na tayo ho ay tumalikod sa ating Diyos. Kaya po, sa gabi pong ito, aking challenge, aking paghamon, bigyan nating importansya ang pagtitipon-tipon, ang pananambahan para sa Diyos, ang pagpupuri para sa Diyos. Okay po, i-enjoy natin ang community, enjoy natin ang blessing ng Lord, ang nature, ang magandang weather, but never forget, ano po, na meron tayong Diyos na dapat sambahin, na dapat papurihan, na dapat pasalamatan, sapagkat Siya ang ating Diyos, Siya ang ating tagapagligtas. Tayo po'y manalangin. Lord, sa gabi pong ito, salamat sa biyaya ng buhay, salamat sa paalaala sa amin na Ikaw ay dapat naming bigyang pansin, bigyang halaga. Akin pong dalangin, Panginoon, patawarin mo kami sa aming pagkukulang, pagkakasala, sa mga panahon na aming nanineglect yung amin pong yung time para sa iyo. At turuan mo kami, O Diyos, tulungan mo kami na Ikaw ay maging priority, maging part ng aming mga plano. Hindi lang dahil binebless mo kami, kundi dahil Ikaw ay Diyos at Ikaw ay dapat sambahin, Ikaw ay dapat papurihan. At nawa po, Diyos, Ikaw ay makalugdan sa pamamagitan po ng aming mga buhay. Pagpalain mo kami sa gabing ito, sa mga araw pang darating, at ma-enjoy po namin ang summer bago lumamig ang panahon. At the same time, Panginoon, hindi namin kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon, sa pananambahan sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus po ang aming panalangin. Amen. At amen. Mga kapatid, salamat po sa gabing ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.